Sino si San Valentino o Saint Valentine? Alamin dito. Ngayong February 14 na naman ang araw ng mga puso at pagmamahalan. Ito ang nakasanayang araw para sa mga magkasintahan upang mag-date at mamasyal o kumain sa labas unang mga mag-asawa upang i-celebrate ang araw ng mga puso. Sa araw na ito, ang mga taong nagmamahalan ay nagsasaya at nagbibigayan ng mga regalo, mga bulaklak o chocolate sa kanilang minamahal. Hindi lang sa kanilang iniirog, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang at kaibigan. Maging ang ibang relihiyon ay hindi nagpapahuli pagdating sa pagdiriwang ng araw ng mga puso na tinatawag nating Valentine's Day. Ano nga ba ang kwento sa likod ng Valentine's Day? Ang Valentine's Day po ay isang Catholic celebration. Yes, tama po. Isa itong katolikong pagdiriwang na nagmula kay Saint Valentine. Si Saint Valentine o San Valentino ay isang Roman Catholic saint na inaalala tuwing February 14. Noon po kasi, ang Roma ay pinamumunuan pa ng mga paganong emperador ng panahong hindi pa nasakop ng Kristyanismo ang Roma, at ng panahong iyon, pinapatay at kinakawawa pa ang mga Kristiyano sa Roma. Kaya ang mga Kristiyano ay palihim na nagsasagawa ng misa sa mga catacombs. Noong panahon ng persecution o pang-aapi sa mga Kristiyano sa pamumuno ni Emperor Claudius II, si Valentino ay isang pari ng Roma na malimit na nagkakasal sa mga sundalo at Kristiyanong magkasintahan na gustong magsama. Bagamat ayaw ng emperador ito para sa mga sundalo dahil sa gabal ito sa pagtatrabaho nila ang umibig. Ngunit tinutulan ito ni Valentino at palihim na nagkakasal sa mga taong may kasintahan. Isa sa dahilan kung bakit si Valentino ay kinikilala bilang patron ng mga pagmamahalang mga tao o mga magkatipan. At si San Valentino din ang naglakas loob na gumagamot o nag-aalaga sa mga Kristiyanong inaapi sa pang-uusig ng emperador ng Roma. Bagamat isang krimen para sa emperador ng Roma ang gamutin ito, ngunit si Valentino ay walang takot na ginagawa ito dahil sa pagmamahal niya sa mga kapatid niya kay Kristo. Naging kilala at naging maingay ang pangalan ni Valentino kasi si Valentino ay nalamang Kristiyano at pinahuli ng emperador at ikinulong. Nang nahuli si Valentino, ayon sa panunulat, si Valentino ay nakipagdayalogo sa emperador na si Kristo ang Diyos at hindi ang pagan gods na si Jupiter at Mercury. At sa dialogong ito, munti kang makonvert ang emperador. Sa galit ng alagad ng emperador at ng mayor, si Valentino ay inilipat sa ibang husgado na si Asterius. Ayon sa mga unang manunulat, si Asterius ay may anak na bulag na pinagaling ni Valentino nang ipatong nito ang kamay niya sa mata ng bata at nanalangin sa pangalan ni Kristo. Nang nagkaroon ng paningin ang bata, naging usap-usapan ang ginawang pagpagaling ni Valentino at dahil sa galit ng mga alagad at ng mayor, pinapatay ito at naging martyr noong 269 AD sa ika-14 ng Pebrero. Dahil sa kadahilanang tinanggihan ni Valentino, natalikuran ang Christian faith at piniling mamatay para kay Kristo. Maraming sinaunang manunulat na nagsabi na si Valentino ay binibisita ng ilang tao at kabataan na naniniwala sa kanya at binibigyan pa siya ng bulaklak sulat sa kulungan. Bago siya patayin ng araw na iyon, binigyan niya ng maliit na note ang kaibigan niya sa kulungan na may nakatagang "Love from your Valentine." Kaya tuwing February 14 na kamatayan niya ay ginugunitan natin ang kapistahan ni San Valentino o Valentine's Day na araw ni San Valentino. Sa araw na iyon ay naging tradisyon ang pagbibigayan ng Valentine's card na minsan ginawa ni Valentino sa kanyang kaibigan at naging simbolo siya ng lovers dahil sa pagkakasal niya sa mga taong tunay na nagmamahalan at dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Panginoong Hesus na siyang tunay na ibig sabihin ng love. Ika nga sa Biblia, 1 John 4:8, ang hindi umibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
Happy Valentine's Day, everyone!